Patrick Beverly mga idol, nagpaparamdam at mukhang gustong pumunta sa team ng Los Angeles Lakers. Natanong nga kasi siya mga idol kung sino ba nga daw ang NBA player ngayon na gusto niyang maging kakampi. At ang sagot niya nga daw si LeBron James. Very easy question to answer nga daw ito. At mukhang ang matagal na nga na pinapangarap ni Beverly muli na maging kakampi itong si LeBron. Dahil alam niya ba mga idol, noong 2010 ay naging teammate nga ni Beverly si LeBron. Kaso bago pa mag-umpisa ang season ay nakat na nga siya. Kaya nga't parang gustong ma-experience ni Beverly mga idol na maging kakampi itong si LeBron James. At ayon sa ilang mga NBA fans ay maganda nga raw itong move para sa team ng Lakers. Isang defensive guard mga idol, energy guy at isang scrappy player na kinakailangan daw ng team ng Lakers. Pero kayo ba mga idol, sa tingin nyo magandang move na kuhanin nga ng team ng Lakers itong si Patrick Beverly sa Wolves? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga'y inannounce ng NBA na maglalabas nga sila ng bagong trophy. Yan nga ang Conference Finals MVP. Magkakaroon na nga mga idol ng award ang magcha-champion sa West at pati na rin sa East bago magharap sa Finals. At alam niyo ba, ipinangalan kay Larry Bird at kay Magic Johnson ang trophy na ito. Kay Larry Bird sa East, kay Magic Johnson naman ay sa West. At ang hirit nga mga idol ng mga NBA fans ay dapat daw bigyan si LeBron James ng 10 ganito dahil 10 straight nga daw siya na nanalo sa East at pati na rin sa Western Conference. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa trophy na ito? Maganda ba itong idea or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita na nga mga idol, trade proposal sa team nga ng Brooklyn Nets, Golden State Warriors at ng Phoenix. Kung saan si KD nga ay mapupunta sa team ng Phoenix, ang Brooklyn ay marireceive si Mikal Bridges, DeAndre Ayton, Moses Moody at ang 2022 first round pick ng Phoenix. Golden State naman ay marireceive ang kapatid ni Steph na si Seth Curry. Sa unang tingin mga idol ay parang napakaganda ng trade. Pero sigurado ang team nga ng Phoenix ay aayaw dyan. Mawawalan nga kasi sila ng kanilang dalawang player na malaking tulong nga lalo na sa kanilang depensa. Itong si Mikal Bridges mga idol at si DeAndre Ayton ay isa sa mga key na itong Phoenix Suns kung bakit nga sila ay very dominant. Kaya nga sa tingin ko hindi napapayag ang team ng Phoenix sa trade na ito. Pumasok na sila sa finals kasama itong si Bridges at si Ayton at siguradong kaya nila yon muli. Pero anyways nga mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba maganda nga itong trade para sa team ng Phoenix Suns, para sa team ng Brooklyn or Warriors? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!